Hey guys, you here, Jebel Quiz Center. Happy Friday to all. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano pumili ng mga magagandang sangke koi fish. Ituturo ko sa inyo ang mga iba't ibang katangian ng magagandang sangke koi fish na inyong titingnan kapag kayo ay bibili ng sangke koi fish. Ang ito, ipapakita ko sa inyo ay nasa 4 to 5 inches. Kasi ito ang usual na sizes na mabibili nyo na nasa hindi gaano mahal na halaga. Okay, so ito ay mga, pakita ko yung mga katangian nila na maging magaganda pag laki nila. Ito ay mga basics lang, hindi ako masyadong eksperto. Ito ay ilang mga nalaman, mga basic na mga katangian. Pwede na kayong mag-order research o magtanong sa mga mula kong ikilala mga Japanese breeders o mga ibang mga eksperto na breeder din, kasi meron pang mga ibang katangian na nagpapaganda ng koi fish. So without further ado, let's go guys! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na update kayo sa ating kabagong videos. Shoutout muna tayo. Una natin shoutout si Bro RG Pama. Pa-shoutout loads in Quarkwoods ko pilay mong jumbulayin ko ay loads. Bro RG Pama, before 600 HP, ngayon pinapackage sale ko na ang natira na 6 pieces, dalawang showa at apat na kuha ko for 3,500. Okay, so thanks for watching bro, RJ Pama, keep safe and God bless. Next, let's shout out my friend Chris Stubbings Pan. He's from Canada, even though he didn't understand our language. He still keep on watching my videos because language is not a barrier in koi fish keeping. That was ang sabi niya. So, bro Chris Stubbings Pan, thanks for watching my videos and patronizing my videos even though you don't understand our language. So, keep safe and happy koi fish keeping. Good luck in your channel. And God bless. Next natin i-shout out si Bro Clyde Bacala. Shout out next video boss, God bless. Shout out na kita ngayon, Bro Clyde Bacala. Thanks for watching and keep safe, God bless. Next natin i-shout out si Christian, bro Christian Di Costo. Nice bro, shout out next video bro. Okay, na shout out na kita ngayon na video bro. And thanks for watching, keep safe and God bless. Next natin i-shout out si bro John Paul Ortiga. Pa-shout out next video boss. Shoutout na kita ngayon na video bro and thanks for watching, keep safe and God bless. Next natin i-shoutout si bro Neil Jan Macas. Sabi niya pa shoutout. Yun lang sinabi na niya. Okay, so thanks for watching bro Neil Jan Macas. Shoutout na kita ngayon na video. Okay, keep safe and God bless. Kung sinong yung gusto magpa-shoutout, comment lang down below guys. Okay, see na tayo sa ating video. So guys, ito na po ang mga selected sangke ko. Sangke koi fish ko. Ituturo ko sa mga characteristic yung mga katangian ng mga sangke koi fish na ito, bakit naging selected. Although hindi ito show type, pero minsan guys, pag susertihin, pag laki nito ay mayroong lalabas na show type, mayroong mawawala na mga unwanted characteristics na
na hindi nagpakaganda sa kanila. So ito mga potential din ito. Meron siyang mga characteristics na ano, mga katangian na points niya. Bakit siya maganda? Una sa lahat guys, maganda mga katawan nito. Sa sunod na characteristics ay ito, dapat ang pula o he, sa Japan, he pattern HI ay present sa buong katawan niya. Ito, present. Yan, present. Present ang pula na pattern sa buong katawan. Yan ang karatangian ng Sankey. Although itong isa guys, ito, kunti lang ang pula niya, pero nagustuhan ko siya ito kasi ang pula niya hindi lumagpas sa mata. Isa din itong katangian ng Sankey na maganda ay dapat ang pula hindi lalagpas sa mata, dito lang sa gitna, at saka clear ang head niya, walang ibang kulay. Saka merong malaking sumi sa balikat. Dapat sa Sankey, nag-additional characteristic o katangian ito na maganda siya pag merong malaking sumi dito sa ano niya, balikat. Yan ito. Dapat merong mga malaking sumi sa balikat. Ito guys, selected lang ito ah. Potential na show type. Kasi minsan paglaki nila, biglang gumaganda, mawawala itong mga blemishes. Based on my experience kanina at sa ibang mga koi, yung mga old fish, koi fish keepers. Yan. Ito, clear head. Ito, maganda siya guys. Kasi buong katawan niya, pula. Saka, ito ding puti dito sa tail region o kiwa na division. Ito. Another katangian din, another characteristic sa maganda na koi. Saka yung mga sumi ay properly distributed din sa buong katawan at ano siya, malinis. Saka maputi ang base niya. Ang Sankey kasi ay isang puti na koi. Ano siya, parang siyang kohako. Dito, mayroong kohako dito. Puti nga base. Ang meron lang siyang itim. Unlike Showa, ang Showa ay itim na koi, mayroong pula at puti sa ibabaw. So, ito guys. Ang isa pang magandang katangian, itong pictorial, ito. Less ang itim. Ito oh, maganda, puti siya lahat. Yan. Less ang itim kasi Sankey. Pag Showa, maganda pag ano, merong ito, parang merong motomo yata tawag yun pag Showa, circle dito sa pictorial fin. So, ayan. Hope matatandaan nyo. Iulitin ko ulit. Ang mga katangian ng magandang Sankey, ang pula o hay pattern ay dapat present sa buong katawan pero hindi lalagpas sa mata. Saka mayroong black o sumi sa balikat. Malaki ito. Dapat mayroong malaking balikat. Another katangian niya na magandang Sankey. Pectoral fin, less ang black. Kung mayroong mang black, mayroon ito stripes lang. Maganda yung katangian. Points din yan. Saka nicely distributed yung sumi at saka red, no? Ito hindi gaano ito pero maganda ang mga sumi. Saka kiwa, white division dito sa tail region. Yan. So, katawan dapat ang torpedo shape, hindi bansot. Malaki siya. Okay, so kung meron kayong tanong, comment down below. Baka ano, ano kong nalimutan, at saka basahin nyo lang dito sa link below yung vlog ko about Sankey koi fish at other types of koi fish para alam nyo yung types of koi fish, ano? Saka mabasa din nyo ang
buong mga katangian ng magandang sunkey koi fish. Okay? Thanks for watching, guys. Comment down below kung meron kayong tanong. Bye for now. Keep safe and God bless. Don't forget to subscribe and hit bell the notification button para ma-updated kayo sa aking mga bagong videos. Okay?